Nanawagan ng 703rd Infantry Aguila Brigade na nakabase sa Barangay Kalaanan, Bongabon, Nueva Ecija na huwag magpalinlang sa mga maling panuntunan at pangako ng CPP-NPA-NDF ang ilang lugar sa lalawigan. Sa kanilang Facebook page, ibinahagi ng Aguila Brigade ang malungkot na kwento ng isang NPA recruit na namatay sa engkwentro noong 2019 sa bayan ng Rizal at ng isa pa na nasawi din sa parehong paraan sa Karanglan noong 2017. Ayon sa mga ulat, sinasakyan ng mga rebelde ang ilang masaklap na isyu ng lipunan upang makumbinsi ang sinuman na sumama sa kanilang grupo. Sinabi ni Brigadier General Andrew D. Costello, Commander 703rd Brigade, ang mga nabanggit na nasawi sa pakikidigma sa gobyerno ay mga manggagawa na humihingi ng aumento, dumadanas ng hirap at nangangarap mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Doon anya pumapasok ang mga ideolohiya ng makakaliwang puwersa na nagpapahintulot sumailalim sa kanilang puwersa ang mga nabanggit na manggagawa. Madalas na ginagamit, dagdag ni Costello, ng mga rebelde ang masasakit na sitwasyon ng ilan upang sila ay lokohin. Sa kasalukuyang laban kontra COVID-19, humahanap naman anya sila ng target nila na recruit na may mga reklamo sa palakad ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno laban sa pandemya. Sinabi ni Costello, nasagot na ng gobyerno ang mga hiling ng bayan. Ang mga nasa bundok ay mga terorista na lamang at wala ng valid reason para magrebelde. Kaugnay nito, inaanyayahan ni Costello ang mga nasa maling landas pa na bumalik sa batas at sa lipunan. Ngayon, higit kailanman anya, ang tamang panahon sapagkat gaya kang maraming benepisyong pangkabuhayan at pangkalusugan upang makapagsimula agad ng bagong buhay ang mga dating rebelde. Para sa Balitang Nueva Ecija, Julie Reyes nag-uulat sa DWN Iteleradyo, ang inyong kakampi.